Guys, welcome back to my channel. So for today's video po, gusto ko pong ipakita sa inyo yung aking ginawang paghihiwalay sa aking mga alagang orchids. Marami na po kasi siya. So ngayon meron ako enough time para maayos sila. So yan, ginawa ko na nga po, unti-unti ko po na hiniwalay po sila para hindi po sila masyado nagsisiksikan sa isang lugar. Parang taon na rin po kasi ang kanilang pagsasabi ko na nagkukumpulan na talaga na rin natin silang paghiwalay. So kung nakikita niyo, ang dami-dami na talagang ugat. Kaya isa-isa lang po kasi yung paghiwalay na ginagawa ko dito. So, ito nga po. Ito po ang aking paghihiwalayin. Ito, yan yung mga bunot, and then ang uling, then sinamahan ko rin siya ng mga bato. Ayan guys, ayan. So, eto na nga po guys. So, pasensya na po kayo kung hindi ko po na ipakita kung paano ko po siya nailagay dito sa mga baso. So, ganito lang na rin naman po yun eh. Ayan, parang ganito rin po. So, palibutan lang naman po siya ng, ayan, yung coconut husk. Then, ayan, ganyan po. Saka po siya, lagyan din po na mga malalaking tipak po ng ito, ng coconut husk. Ayan, para pong ganyan. Ayoko na po siyang galawin kasi para sure po na marirelax na po sila kasi kahapon pa po kasi yan eh. So mahirap din po kasi na laging ginagalaw po yung mga bagong tanim na halaman. So ayun po. So expect po natin na magkakaroon po siya ng mga dilaw-dilaw. Syempre manibago siya sa kanilang lugar na. Pero sure naman po ako mga mabubuhay naman po yan. Actually hindi po ako mahilig po maglagay po ng orchid sa paso. So ngayon ko lang po siya na i-transfer, nakapag-transfer ulit sa paso kasi yung dati noon na transfer namin ay hindi siya naging maganda. Yun, parang hindi siya naging malusog. Mas okay pa rin talaga pagka sa bark or yun sa may puno. Yun sa tuyong puno po siya ilalagay. Pero ang problem po yung mga puno ko dito, yung mga ay talagang luma-luma na. Sin talaga nabubulok na siya kasi sobra na lang niyang tagal tanda. So, yan guys, kung makikita nyo, yan, may uling, saka bato, para po, yung ugat niya, doon siya magkakapit, saka taga-protekta rin po siya para hindi po masyadong basa. Yung, kanya, or hindi masyadong, ano, moist yung kanyang environment. Yan po.
Hello guys, so nakakatuwa po. So guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe na lang po, like, and you can share rin po ang aming video. At sa susunod po ay magpo-post pa rin po kami na ito lang about po sa pagtatanim po ng orchids. Maraming salamat po sa inyo guys. Bye bye.